Mga kapatid at mga kaibigan na nangalat sa buong sanlibutan, sa patuloy pong pagtatanyag ng nakalulugod na kaarawan ng ating Panginoon, isang pagbati buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Nakagagalang isipin, mga kapatid at mga kaibigan, iginawad sa atin ng Panginoon ang napakadakilang panahon upang ang ating mga puso, ang ating mga kalooban, ang ating buong kalakasan, ang ating mga pag-iisip ay patuloy nating maihaing buhay sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. At tunay na ang Diyos naman ay nalulugod sa atin sapagkat siya'y nakatingin sa ating lahat mula sa kanyang dakong lukluban sa sangkalangitan. Kaya nga, mga kapatid, sinasabi ng aklat ng buhay tungkol sa mga banal na nangasa lupa, sila ang marilag ng mga kinalulugdan kong lubos. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Mayroon pong mga banal na nangasa lupa at yan po ay binigyan ng isang pangalan ng ating Panginoong Diyos, ang kanyang banal na bundok ng Sion. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ano po ang ating kalagayan? Kaya tayo nasasabing mga banal, tayo pong lahat ay mga saksi sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po, mga kapatid. Isang bagay na patuloy nating ipinapaalala sa isa't isa. Kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli. Patuloy nating itanyag, mga kapatid. Kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli. Ay gayon din tayong mabuhay maguli. Sa kawangisan kanyang muling magkabuhay, tagay natin ay ang gayon ding magkabuhay. Salamat sa iyo. Sa banal na bayang hirang, ikagalak nating ipahayag, mga kapatid. Sa banal na bayang hirang, na pasasalamat
kanyang pastulan. Ang banal na bundok ng sayon ng ating Panginoon. Patuloy nating itaas ang dakilang pangalan ng Panginoon ng langit at ng lupa. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ikagalak natin ipahayag, mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords. Our Savior and our hopes that we pray. Sa lahat-lahat ng mga bagay, maging mga bagay na nakikita at di nakikita, patuloy namin, Panginoon, na itinataas ang aming dakilang pagluwalhati at pagsamba sa iyong dakong lupan sa sangkalangitan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang isang Diyos na tunay na gumawa ng iyong buong sikap upang ang iyong bayan ay patuloy na lumakad ng naayon sa iyong dakila at banal na kaluhuban. Amen. Patuloy namin ikinitalangin, Panginoon, at aming itiwala sa iyo na sa pamamagitan ng iyong lingkod na patuloy mong ginagamit na dalisay na kasangkapan upang ang iyong katwiran ay mailathala sa buong sanlibutan ang lahat ng buong palakasan, pag-iisip, buong kaluluwa sa salita. Patuloy namin ikinitiwala na ikaw, O Diyos, ang tunay. Ikaw ang gumagawa ng lahat ng kaparaanan upang ang unawa ay dumating sa buong sanlibutan. Amen. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na ito. Patuloy lang itinataas ang aming pagtitiwala sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na malubos. Mga galak tayo, mga kapatid, na magsipagsabi ng Diyos. Amen. 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 Isang mapagpalang araw po ang aming pagbati sa lahat ng mga nakakarinig, sa lahat ng nakakapanood ng programa ng channel ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon sa YouTube, ng programa ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon sa YouTube all over the nations worldwide. Amen. Binabati po namin kayo na God with us. Kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na mabuli. At patuloy na dumating sa atin ang espiritu ng pagkaunawa bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na mabuli. At patuloy na tayo ay magnilay-nilay at magbulay-bulay upang masumpungan natin ang karunungan sa pamamagitan ng Jesu Kristo na ating tagapagligtas.
Nasumpungan natin ang karunungan, ang pagkaunawa, ng pag-asa, ng katiyakan, ng kaligtasan natin bawat isa at ng ating mga angkan at lahi. Amen po ba? Amen. May banal sa lupa. May banal. So kaya tayo ginawa ng Last Will Testament, yung mga banal na nasa lupa, ang gaganap ng Last Will Testament. Amen. Amen po ba? Open the book of Matthew chapter 16 verse 18. And the second reference is book of John chapter 20 verse 17 18, 19 up to 20. Pakibuksan po natin yung banal na kasunatan natin sa ating mga bahay-bahay. At magbasinta tayo sa maraming mga bansa. Talagang napaka-danger nito ng last year, ano? Napakapanganib nitong huling panahon na itinanging ng Panginoon ang nalalambing araw o panahon ng kawakasan upang tayo'y magkaisa ng pagdiriwang at paniniwala sa isip at sa salita at sa gawa, na makita sa gawa natin na meron tayong relasyon, na ipinaghihiyawan natin yung tayo'y may relasyon na mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli, na meron tayong hula ng mga banal na propeta na pinagbabatayan na natupad sa atin. Ano? Amen po ba? Amen. Na-appreciate po natin, na-acknowledge natin, naunawaan po natin. Kaya itong last days, meditate the Word of God day and night. Magpakatatag tayo, magpakatibay tayong lahat. Napakapanganib po ng paparating ng mga senaryo, ng mga sinabi sa mga banal na propeta ang mangyayari sa silong ng mga langit. Kaya be aware tayong lahat, be listeners, at patuloy tayong dumalangin at sumampalataya tayo sa hula, nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli, na ang katuparan ng hula ang Panginoong Jesucristo, ang katuparan ng hula ng ating paniniwala. Amen po ba? Amen. Pakibasa nga po yung Book of Matthew chapter 16, verse 18, nilay-nilayin natin yung itinayong iglesia sa ibabaw ng bato. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. Sino ang kausap? Nung pinagsasabihan, sino ang nagsasalita at kausap? Pakiremind ka po ulit. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ang pintuan mo ng impyerno hindi magsisipanaig doon sa maniniwala sa itinayong iglesia sa ibabaw ng bato. Amen. Who is the foundation of church? Doon sa ibabaw ng bato na itinayo. Sino ho ang magtatayo ng iglesia? Ang Panginoong Jesucristo magtatayo ng iglesia sa ibabaw ng bato. Ano ho ang pangalan ng iglesia na itinayo sa ibabaw ng bato? At unawain natin mabuti, ano ho ang paniniwala ni Apostol Pedro na kinakausap ng Panginoong Jesucristo? Eto ho, sundan nyo kami. Pag-aralan natin mabuti, unawain natin mabuti, at kumakunawaan na po natin paniunaan natin para makatsyak tayo na bahagi tayo nung itinanging araw, ibinukod na araw, na kung paano kasama-kasama ng bukod yung mga banal na apostol, sinasabi ng tagapagligtas natin yung lahat ng bagay na gagawin niya na ipapaalala sa ating lahat ngayon. Naunawaan po ba natin? Amen. Sino ang nagpapaalala nung napakadakilang remembrance? Sino? Sino ang nagpapaalala ng lahat ng mga bagay na ginawa niya? Yan yung napakadagritest remembrance na ipinamana sa atin. Na siya ang nagpapaalala ng lahat ng mga bagay na kanyang ginawa sa iyo at sa akin ngayon. Amen po ba? Amen. Hindi tao magpapaalala
Amen po ba? Espiritu, kaya tayo saksi sa pagkabuhay na maguli. Nangyari po yung pinanginiwalaan natin. Amen po ba? Amen. Basahin po natin yung reference ng kausap ng Panginoon Jesucristo si Apostol Pedro. Ito ho yung reference ho, sa Book of John chapter 20. Inanap ni Maria sa libingan ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Naparoon si Maria at sinabi sa mga alagad, nakita ko ang Panginoon at kung paano sinabi niya sa kanya ang mga bagay nito. Nang kinahaponan niya ng araw na yawon, ang unang araw na Sanlinggo at nangapipinig ang mga pintuang kinaroroonan ng mga alagad dahil sa katakutan sa mga Hudyo, dumating si Jesus at tumayo sa gitna at sa kanila'y sinabi, kapayapaan ang sa inyo. Dumating ho ang Panginoong Jesucristo sa gitna ng mga alagad. Ang sabi siya, mga banal na apostol, huwag kayong mga matakot sa akin, ako nga rin ito. Binati sila ng kapayapaan. Amen po ba? Amen. O di maliwanag na ang kinatatayuan ng iglesia sa ibabaw ng bato, na ang pundasyon ng iglesia sa ibabaw ng bato, ang Panginoong Jesucristo, saksing tapat si Apostol Pedro sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Eh napakita sa mga banal na apostol ng kordero ang Panginoong Jesucristo. Nanawaan po ba natin yung itinayo ng iglesia sa ibabaw ng bato at anong pangalan ng itinayo na iglesia sa ibabaw ng bato? Basahin po natin sa aklat ng Awit chapter 102 verse 16, sapagkat itinayo ng Panginoon ang banal na bundok ng Sayon, siya ay napakita sa kanyang kaluwalhatian. Kapatid at kaibigan, naunawaan po ba natin ang magpakita? Unawa na, maunawaan natin dito, hindi na katulad ng mga banal na apostol na nagpakita yung Espiritu sa kanila. Nagigets po natin, naunawaan po natin. Amen. Naunawaan po natin ang Espiritu ang tagapagligtas. Pagdating sa Colossians chapter 1, ang Panginoong Jesucristo ang larawan ng Diyos na di nakikita dahil ang Panginoong Diyos buhat sa pasimula ng lalaki ng lakit at lupa, Espiritu. O ano larawan ng Panginoong Jesucristo na mabuhay na maguli? Espiritu. Amen po ba? Amen. O di naunawaan natin ang pagkakakilanlan ng iglesia ng bundok ng Sayon ay tinayo sa ibabaw ng bato. Mga saksi ang mga banal na apostol ng kordero na sila ang haligi ng puta ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon na may pinagsasaligang hula ng mga banal na propeta at may pinagsasaligan ng mga apostol ng kordero ang iglesia ng bundok ng Sayon. Relevant tayong lahat. Nanawaan po natin. Amen. Nakasimilarity yung lakad ng paniniwala natin ngayon. Official na nakatala sa langit ang iglesia ng bundok ng Sayon. Naunawaan natin kung paano natin mauunawaan ang paniniwala ng iglesia ng bundok ng Sayon na itinayo sa ibabaw ng bato na official, trademark sa langit, trademark sa security commission, trademark sa YouTube. Amen po ba? Official! Ipaluwig natin yung maraming religion kung meron ba ganito katibay at katatag na pangako. Naunawaan po ba natin? Amen. Sinabi nga muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Kung paano pagkasubo sa akin ng Ama, ay gayon din naman isusubo ko kayo. Kung paano siyang sinubo ng kanyang Ama, nung patunayan na buhay niya siyang maguli, gayon din tayo. Kaya sa pagparito niya, tayong mga hinirang at pinini at tinawag at kinukko at inampon, kinahabagan, kinawaan, napakadakilang araw nung inihanda sa atin. Last days. Ito yung last will testament.
Yung mga nakakarinig ang tagapagmana ng testamento ng Panginoon na mga awardee sa langit, tayo ang properties ng Panginoong Jesucristo na itinayo sa ibabaw ng bato, ang iglesia ng bundok ng sayo na makikilala natin sa paniniwala. Saksyon tapat sa pagkabuhay ng maguli, official sa langit. Sino ang nagpatunay? Ang Panginoong Jesucristo ang nag-certification sa bundok ng sayo eh. Ang Panginoong Jesucristo ang nagbigay ng authority sa Zion. Amen po ba? Amen. O di yung mga banal sa lupa, ito gaganapin natin ngayon. Amen. Makikilala niyo yung stand ng paniniwala ng official na kaharian ng Panginoong Jesucristo na pinaganda niya na sa langit ng tahanan. Di tayo properties pa ng Panginoong Jesucristo yung tatalima sa pagkabuhay na maguli. Ito na yung spiritual warfare. Walang makapagtatago sa dilim na hindi mahayag sa liwanag. Lahat ng nasa dilim, mahayag sa liwanag ngayon yan. Amen po ba? Amen. Dahil yung mga nagtatago sa dilim, inilihim ang hula ng mga banal na propeta, itinatwa, ikinaila. Amen po ba? Ano sa akin ng Panginoon Diyos kay Propeta Malakias? Para parangalan ng Panginoon Diyos, yung isinuko ng Panginoon ng mga hukbo, nangangaral na may hula at nag-iingat sa kaalaman upang parangalan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating paniniwalaan. Amen po ba? Amen. Sasamahan na tayo sa kapanatagan, sa katwiran, sa kapayapaan at binibigyan tayo ng katiyakan na kung si Papa rito na may mga banal na naniniwala sa hula ng mga banal na propeta. Amen, amen po ba? Amen. Ako'y nagagalak habang tayo'y umaawit ng mga bagong awitin. Alam niyo ba yung kaharian na pinaghaharian ng kordero? Umaawit ng mga bagong awitin. Amen po ba? Amen. Alam niyo yung pinaghaharian ng Panginoong Jesucristo? Pinaghaharian niya ng 1,000 taon ito ngayon. Kaya maging aware tayo ngayon sa naririnig natin sa social media, transparent po itong breakthrough to. Wala pong bayad dito. Titingin kami sa inyo ng mukhaan para maalis yung duda natin. Amen po ba? Amen. Dahil talaga nahayag na rin yung mga antikristo ngayon, yung mga nabubuhay sa kasinungalingan, nahayag na rin. Amen po ba? Napapanood nyo ba sa TV? Kaya nakagagalak, naalalahanin ang hula ng mga banal na propeta. Ang nagpapatibay sa iglesia, mayroong hula na magaganap sa ating lahat, kaya official sa langit. Ilan mo ba gusto natin ng supporting verse na pangako ng Panginoon Diyos? Book of Isaiah chapter 4 verse 5, at ang Panginoon inilikha sa langit ng buong tahanan ng banal na bundok ng Sion. Amen po ba? Amen. Klaro po ba sa atin? Amen. Ano ho pangalan ng iglesia na itinayo sa ibabaw ng bato na narinig natin ng paniniwala na saksing tapat sa pagkabuhay ng maguli? Na tayo ang magiging tanda dito sa lupa na mga taong pinagiging banal sa paniniwala, mga taong pinagiging ganap sa paniniwala, na may tanda ng patotoo ang paniniwala, na walang takot kumagayag sa social media ng katotohanan na saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. That is the God's revelation in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen po ba? Amen. Confident, no fear. Wala akong nararamdaman takot. Amen po ba? Amen. Dahil ang kaarawan itinangi ng Panginoon, kaarawan ng mga tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen. Kaarawan ng pagtupad. Kaarawan ng pagsisisi. Kaarawan ng mga katangi-tangi mga taong pinagiging ganap at banal sa paniniwala. Kaarawan ng paghihiganti ng Panginoong Jesucristo sa mga nagkailanang hula. Magpapasapit po siya ng paglipol sa mga napalitong inagawang kanyang karangalan
ninakaw yung kanyang kapangyarihan, ninakaw yung kanyang kaluwalhatian at ginamit sa pangakalakal. Amen po ba? Nandadaya ng mga pusong walang malay, inililihim ang katuparan ng hula. Amen po ba? Amen. O, tignan niyo yung sinubo ng Panginoon ng mga hukbo. Na sinasamahan ng Panginoon ng mga hukbo sa pangangaran. Sinasamahan sa katwiran, sinasamahan sa kapayapaan, sinasamahan sa kaparatagan. Inaakay yung mga nakakarinig ng tinig ng Panginoong Jesucristo, inaakay sa pag-asa upang maligtas tayong lahat, hindi sa pagkapahamak. Nakilala nyo yung mga nakangaral na nagkailan ng hula, mapapahamak. Naunawaan po natin. Prangkahan tayo. Amen po ba? Para magising tayo sa katotohanan. Alam nyo, kapag wala tayong hula na ikinukot sa pangangaral, walang essence. Amen po ba? Amen. Dahil yung hula ang magpapatibay sa mga pinagiging ganap na nagdiriwang ng araw ng Sabat, sino ang nagpisan sa atin? Sino ang nag-assembly sa atin? Nakuha po ba natin yung nag-assembly sa atin? Who is the foundation of our faith? Jesus Christ is the foundation of our faith. Ang Panginoong Jesucristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Naunawaan ba natin nung buhayin maguli ang Panginoong Jesucristo? Di nakilala natin ang larawan ng Diyos nung pasimula na Espiritu siya. Amen. Do you believe that the Word of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, people of Zion? Amen. Narinig niyo po ba ako? May tao pa po ba? May tao pa po ba na nakakarinig sa akin? Alam nyo, hindi ko na problema ito. Pinaghihiyaw ako sa social media yung kapulihan at kadakilaan at karangalan ng Panginoong Jesucristo sa buong mundo eh. Mga pangyarihan ng salita ng Panginoon Diyos. Nagaganap po ang hula. Kaya sa mga nakakarinig, dinggin man natin ito o hindi natin dinggin, tayo magdidesisyon sa sarili natin. At doon sa mga nakakarinig na hindi tatalima, tayo rin lang magpapahamak sa sarili natin. At yung mga nakakarinig na tatalima ng mayroong talagang pananampalataya, tayo na rin ang nagligtas sa buhay natin sa pagtalima natin. Amen po ba? Amen. Naunawa natin kung ano kalagayan ng messenger. Inaakay ang mga may pandinig upang magkaroon tayo ng katiyakan sa pag-asa, sa muli niyang pagparito. Kinakasin niya kabagabagan yung takot sa atin. Amen po ba? Amen. Nagmamasid ba tayo sa maraming mga bansa kung ano na nangyayari? Damahin natin. Pakiramdaman natin yung nangyayari. Nagpapanik na ang mga tao. At tumataas na ang mga bilihin. Nagaganap na yung sinabi sa Revelation. Nagaganap na. Amen po ba? Ang masama ay lalong sasama. Ang mahirap ay lalong maghihirap. Ang mayaman ay lalong yayaman. Ang banal ay lalong lagi magiging banal. Ang mabuti lalong bubuti. Amen po ba? Amen. Nadidinig niyo po ba ako? Amen. Naunawaan po ba natin? Kung paano isinugo yung mga banal na apostol, kung paano isinugo ang Panginoong Jesucristo, ganun din niya isusugo yung lahat ng tatalim at sasampalataya sa Kanya na saksi sa pagkabuhay na mamuli. Na tayo ang magiging tanda sa lupa na pinagiging banal niya. Amen po ba? Amen. Nakuha natin yung binasa sa aklat ng awit kanina. Kaya itong bundok ng Zion, itinalaga parang una, kaya official po. Makikilala niyo yung paniniwala. Saksi sa pagkabuhay na maguli ang iglesia ng bundok ng Zion na official sa langit. Ngayon nyo lang po ba narinig? Naunawaan po ba natin yung pangako at ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng bundok ng Zion. Kaya pagdating sa pangangaral, ang sabi kay Propeta Joel chapter 2 verse 1, hipan ninyo ang pakakak sa aking banal na bundok ng Zion. Magpatunog kayo ng hudyat.
magpatunog kayo ng babala, makinig ang lahat ng nananahan sa lupain, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit nang dumating. Amen po ba? Amen. Book of Joel chapter 2 verse 32. Ito, tinuturo na rin sa atin kung saan tayo pupunti. Nangyayari ang sino man tumawag sa pangalan ng Jesucristo na sumaksi sa pagkabuhay na mangkuli, iyan mo lamang pinagkalooban ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sang-ayon po tayo ron. Amen. Ito, wala nang takot ito dahil talagang hayagan ng expose. Dapat narinig ito ng mga naparitong mga ikinaila yung hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? God grace ito. Nakagagalak po. Nakita niyo bang saksing lahat sa pagkabuhay ng mabuli ang mga banal na apostol? Humuhuko si Maria na ibinalita sa mga banal na apostol na nakita niya ang Panginoong Jesucristo. O napakita pang ng bukod sa aming dalawang apostol ng Kordero. Ito ho bang ginawang batayan o halimbawa eh, hindi pa matibay sa atin? Amen po ba? Amen. Huwag tayong palinlang sa mga naparitong nandadaya sa mga bagay na nakikita. Hindi pagandahan ng buhay ang kaligtasan. Hindi po pagandahan ang nakikita sa anyo natin ang kaligtasan. Kundi manalig tayo sa mga bagay na di nakikita na mayroong hula. Maghintay tayo at magbantay sa muli niyang pagparito. Upang datnan tayong ikinabubuhay natin yung hula ng mga banal na propeta na binibigyan tayo ng katiyakan na tayo ang tagapagmana ng kanyang pangako. Tayo ang lupain niya na ipinaghanda ng tahanan sa langit na nakatala sa langit ang iglesia ng bundok ng Zion. Official! I-research nga po natin yung iglesia ng bundok ng Zion at yung maraming religion kayo. Ibalwin nga po natin. Eh mismo ang Panginoon Diyos ang nagpapatunay sa bundok ng Zion eh. Magkaiba ba yung bundok ng Zion doon sa pamumuno ni Haring David at ni Haring Solomon? O tayo kapupunan ng 144,000 na ipinangako kay Father Abraham na itinuring niyang tulay na kaibigan, na tayo yung mga bituin sa langit na magniningning dito sa madilim na dako ng sanlibutan. Tayo yung magniningning sa karangalan na ang tatanggapin karangalan ng bundok ng Zion ni forever and ever na. Magniningning tayo sa lakad na masama ng masasama dito sa mundo. Amen po ba? At kapag tumawag ang Panginoong Jesucristo, hindi nagbabago ng pagtawag ang Panginoong Jesucristo. Kung ano yung pagkakakuling sa'yo, gayon ang mangyayari sa ating lahat. Di ba, mayroong mga tao pinagiging banal dito sa lupa. O di tayo ang gaganap ng last will testament. Mga saksi tayo sa pagkabuhay ng mangguni. Nakilala niyo ba istant ng paniniwala ng bundok ng Zion? Jesus Christ is the greatest organizer of power faith in the resurrection. Jesus Christ is the greatest content of our faith in the resurrection. Jesus Christ is the greatest influencer of our faith. Amen po ba? Amen. Wala namang panggagalingan kanina mong pangalan na ma-influensya tayo ng paniniwala upang tayo tumanggap ng pag-asa at katiyakan ng kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Yung mga temporary mga creator na nagpapakilala, may limitasyon po yan, nauubos ang content nila. Pero ang content ng Panginoong Jesucristo, forever and ever na. Gatundok man o kundit man, mawawala ang langit, mawawala ang puno, lahat ng mga bagay na nakikita natin, maging tayong tao, mawawala sa mundo. Pero ang salita ng Panginoon Diyos, mamamalaki na magpakailan kailan pa man sa silong ng mga langit sa buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin, yung iglesia na itinayo sa ibabaw ng bato, kinausap si Apostol Pedro. Sino'y pinuntahan ni Maria na sinabi na nakita niya ang ating tagapagligtas? Di ba, humuhubo si Maria. Sinabi sa mga banal na apostol, pinuntahan nila sa libingan ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. At napakita sa kanilang lahat ang Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, huwag kayong mahintakutan. Ako nga rin ito. Walang laman, walang mga buto. Ako yung Espiritu. Kapayapaan ay sumainyong lahat.
Amen po ba? Amen. Napaka the greatest ng pagbati ng Panginoon Jesucristo sa mga itinak ng tatanggap ng pangako ng Panginoon Jesucristo na official sa langit. Registered sa langit ang iglesia ng bundok ng Zion. Kaya nakagagalak. Sino ho nagbigay sa akin ng pangalan ng kaharian ng Panginoon Jesucristo na paniniwalaan natin? Eh, ang Panginoon Jesucristo rin ang nagbigay sa akin. Sino nagsubo sa akin? Ang Panginoon Jesucristo rin. Pinapahayag ko yung hula na nangyari. Yung ginawa, yung dinemonstrate ng Panginoon Jesucristo yung paniniwalaan natin na everlasting ang character na content na ginawa niya. Holy Bible, last will testament ng mga itinatang tagapagmana ng pangako ng buhay na walang hanggan. Mga tao na pinagiging ganap at banal niya rito, nagdiriwang ng araw ng sama, nagsisisi, nangingilig, namamahinga na, ipinagtangi tayo at ipinagbukod ng nalalabing panahon, panahon na ng kawakasan. Panahon na ng pagtakas sa mga kultura at tradisyon na walang kabuluhan lakas ng paniniwala ng tao. Amen po ba? Amen. Kaya hindi ko iniilagan yung maraming mauupin dito. Kundi buong takot at panginginig ko na ipinahayag at pinaghihiyawan ang katotohanan sa social media na saksing tapat ako sa pagkabuhay na magulit. Walang mga pagtatago sa dilimim na hindi bahayag sa liwanag. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the light of the world. Nagawaan po natin yung liwanag ng katotohanan ng Panginoong Jesucristo, ang prinsipe ng kapayapaan na mamamalangin magpakilang-tailan pa man sa puso't isipan nung sasampalataya na may hula ng mga banal na propeta na binigyan tayo ng tanda. Na tuwing magdiriwang tayo ng araw ng Sabat at umaawit tayo ng mga bagong awitin eh, may inaalala tayo yung binigay sa atin na pinakatanda tayo naman na magiging tanda sa langit na namamasdan sa lupa. Do you believe that the word of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection? Amen po ba? Amen. Alin mang organisasyon na hindi ang Panginoon Jesucristo ang nagtayo, magigibabayan sa muli niyang pagparito. Nakaluwaan ba natin yung tanong ng mga banal na apostol sa ating dakilang guro na nag-alay at naglingkod sa mga tao? Walang kaharian na mananatiling nakatayo na hindi babagsak sa bato. Walang kaharian na hindi magsasambulat sa muli niyang, pagparito. Anin lang yung hindi magsasambulat? Yung opisyal na nakatala sa langit, yung iglesia na itinayo sa ibabaw ng bato. Sino ang kinatatayo ng iglesia ng bundok ng Zion? Ang Panginoong Jesucristo ang pundasyon ng ating paniniwala. Siya organizer ng ating paniniwala. Non-profit organization. Walang pinanggalingan alinmang organisasyon, kundi ang Panginoong Jesucristo ang nag-build ng iglesia ng bundok ng Zion pagdating sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Isa ang direction natin na may one vision tayo, may one word tayo, may one direction tayong lahat. Iisa ang daan na ikabubuhay natin pagdating sa paniniwala. Saksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli. Iisa yung susi na ibinigay sa atin na official sa langit. Mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Where is the door of heaven? Di ba ang pintuan sa langit na papasukan ng mga tao na pinagiging ganap at banal sa lupa eh? Ang Panginoong Jesucristo ang nagbigay ng susi ng paniniwala na sa atin. Ano sabi doon sa Matthew 16:18? Walang kapangyarihan ng Hades ng impyerno sa mga banal. Amen po ba? Amen. Nasa ilalim ng lakad ng mga banal ang lakad na masasama sa sanlibutan. Amen po ba? Kaya dumating na yung panahon na magsusulit na itong mga lumitaw na mga sinungaling na ililihim ang hula ng mga banal na propeta na magpapasapit na sumpa ang Panginoon Diyos sa mga nagkaila at naglihim ng hula maging sa kanilang mga angkan at lahi. Ano? Amen po ba? Amen. Sabi ng Panginoong Jesucristo kung saan siya naroon, doon tayong lahat. Kaya siya umakyat sa langit upang ipaghanda tayo ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. At maunawa natin, nakabukod. Yung ipinaganda ng tahanan sa langit na official, maririnig natin sa media yung paniniwala. Mga saksi sa pagkabuhay na maguli.
Nangyayari sa atin yung hula ng mga banal na propeta na pinatitibay at pinatatatag sa puso at isipan natin yung pinaniniwala natin hula ng mga banal na propeta na ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na nakikibaka sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Kaya nga si Messiah Johan ang dahil ng blood of Jesus eh. Amen po ba? Amen. Yung official sa langit, mga siliyado sa paniniwala pag nagdiriwang, inaalala natin at ginugunita natin yung kamatayan sa krus at muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niya ng pagparito. Do you believe that? The word of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection? People of Zion? Amen. Kaya over lahat yung maniniwala eh. Ano man ang lahi natin? Wala siyang tinatangi. Walang discrimination ang pag-ibig sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Kaya lahat na sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, wala nang hatol. Lahat ang hindi sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, hinatula na. Naniniwala ka ron, kapatid at kaibigan. Bagay, karapatan mo yan eh. Kalayaan mo yan, di ba? Alalahanin natin, kalamidad pa lang yung dumarating. Ninenervous na tayo. Alam niyo yung mga tumatali matulang hatol, panatag ang puso eh. Panatag at payapa ang kalooban. Hindi mapaghanap sa pangangailangan eh. Kundi nasisihan na siya kung siya makarapos sa paghapon. At patuloy na dumudulog, sumasangguni, dumataing araw at gabi, humihibik, sumasangguni sa isang Diyos na tagapagligtas natin. Nasamahan tayo sa paggalakbay natin sa sanlibutan at pangunahan tayo ng kanyang salita at alalayan tayo ng kanyang katwiran. Sa lahat ng kahinaan natin, sa madilim ng dako ng sanlibutan. Dahil kung paano ipinakita niya ang tunay na kanyang larawan at pagka-Diyos, gayon din ang magiging larawan natin sa muli niyang pagpalito na sa isang-isang pata. Tignan mo yung physical mo na nabubulo. Sa isang-isang mata, mapapalitan ang walang kabuluan yung physical mo dahil napakadakila ang pagiging liber ng ating tagapagligtas. Siya ang nagbigay ng pangako na kaligtasan sa iyo at sa akin, kapatid at kaibigan. Amen po ba? Amen. Kaya maging smart tayo, maging aware tayo ngayon sa mga lumitaw na mandaraya. Araw at gabi, matungan si Satanas. Bakit po? Nag-aakay siya ng madadaya, nag-aakay siya ng mga kasama sa impyerno. Dahil si Satanas ay pawawalan at maghahari ang kordero ng 1,000 taon sa kanyang kaharian ng mga nag-aawitan ng mga bagong awitin. Amen po ba? At kung pawawalan na si Satanas, tayo'y babatahin ni Satanas. At ang Panginoon naman, iaalis na tayo sa sanlibutan. Mag-lose control sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Pawawalan na rin ito na halaga. Bakit ba? Dumating na ang katarungan sa bundok ng Zion. Kaya yung katapatan, hinahanap sa atin ng Panginoon. Yung paniniwala natin ang tapat. Ano man ang struggle at troubles, ano man ang sufferings, ano man ang trials natin sa mundong ito, isuot natin yung baluti ng Ebanghelyo upang tumagal tayo sa pakikipaglaban sa lahat ng tukso ni Satanas sa mundong ito. Amen po ba? Amen. Dahil may darating pa sa mundo na uulan pa ng asuprit apoy. Amen po ba? Amen. Kaya si Satanas, walang kapangyarihan si Satanas sa Panginoong Jesucristo. Lahat ng tatalima at ibibigay sa katwiran ng tanda ng patotoo, ililipap niya sa langit. Kapatid, naniniwala ka sa naririnig mo. Dito na lang tayo may pag-asang lahat. Kaya transparent through social media itong pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Open the book of Acts chapter 17 verse 29 to 30 up to 31. Pakisubaybayan nyo kami nang tayo eh mapuspos ng kaalaman at magkaroon tayo ng katiyakan sa kaligtasan nating lahat sa naririnig natin sa social media na ipinapangaral na walang bayad ang katotohanan. Nag-aakay siya marami sa kaligtasan, nag-aakay siya maraming
pinagkakalooban ng pag-asa at katiyakan ng ating kaligtasan na tagapagmana tayo ng pangako ng ating manunubos na si Jesucristo. Amen po ba? Amen. Pakibasa nga po natin yung Book of Acts. Kaya lahat ng kay Kristo walang hatol. In Book of Roma chapter 8 verse 1. Sa papanong paraan tayo wala ng hatol? May mga banal dito sa lupa. Ito yung last will testament, gaganapin natin ngayon. Tutuparin natin ngayon. Official tayo sa langit. Pakibasa nga po. Narito po. Yamang tayo ay ilahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabilisan at katalinuhan ng tao. Ang mga panahon ng kahangalan ay ipinalipas na nga ng Diyos. Tatapat ngayon pinag-uutos niya sa mga tao na magsisi. Na magsisi silang lahat sa lahat ng dako sapagkat siya ay nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niya maguli sa mga patay. Amen! Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen. Naunawaan po natin yung nagtalaga na ang Panginoon Diyos na natatanging araw. Amen. Panahon ng kawakasan. Last days! Naunawaan po natin, mismo ang Panginoon Diyos ang naglagda, siya ang nagpatotoo ng buhay niya maguli. Sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niya maguli sa mga patay. Tignan niyo ho, ang Panginoong Diyos pa nagpatotoo. Nung itinakda niya itong nalalabing panahon. Kaya ano sabi kay Apostol Pedro, mapalad ka Pedro. Hindi sa dugo at laman sinabi sa iyo, kundi sinabi sa iyo sa pamamagitan, sinabi sa iyo ng aming Ama sa langit. Di alam ni Apostol Pedro yung pagparito ng tagapagligtas. Amen. Kaya walang kahariang itinayo na hindi magsasambulat ngayon. Magiging shutdown ng any organization pagparito ng tagapagligtas. Maging yung mga supply natin ng mga kuryente na yan. Totally blackout lahat tayo. Maunawaan po natin. Amen. Sino nagtalaga? Sapagkat siya nagtakda ng isang araw. Eto. Last days. Kaya lahat ng sasampalataya at tatalima bilang saksin tapat sa pagkabuhay na mag-uli, itinalaga na nung una. Pinupuspos na tayo sa pagkaunawa at paniniwala, kaalaman at kabanalan sa katwiran ng pagkabuhay niyang mag-uli. Amen po ba? Amen. Kaya hayagan to sa social media. Wala tayo mailinihim. Amen po ba? Dahil tao lang tayo, nasa lupa tayo, may limitasyon tayo eh. Ang kapangyarihan at kanulungan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating paniniwala na narinig natin, pinapangaral sa media, wala tayong mailihim. Namamasdan lahat, iniisip pa lang natin, alam lang ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Pinalipas na ng Panginoong Jesucristo ang kaangalan ng tao. Amen po ba? Amen. Ngayon, karapatan at kalayaan natin ito kung saan tayo talaga mananatili. Sa narinig ba natin o sa sarili nating kataka-isipan? Napakalaya nung binibigay sa ating kalayaan. Freedom of communication. Amen po ba? Amen. Freedom of information. Wala tayong magiging dahilan na hindi natin nadinig ito. Sapagkat siya nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga na ito ay tinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. Kaya ang sumasampalataya ng tapat na hindi nagdo-double-minded tatanggap ng putong sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen.
Yung double-minded, huwag natin itinitiwala sa mga bagay na nasisira at nabubulong at nawawala sa mundo. Isa lang ang pag-iisip na maghanap sa atin. Magsikuha rin naman kayo ng pag-iisip na ito'y nakay Hesukristo. Amen po ba? Amen. O ito, gawin natin bihisan yung pag-iisip ng tagapagligtas natin na siya ang itinalaga. Siya ang itinangi. O ngayon, naunawaan natin yung Iglesia ng Bundok ng Zion sa paniniwala na itinangi tayo sa pagsisilibrasyon natin, na inaalala natin yung pagdurusan niya sa krus. Hanggang kamatayan, inilibig siya sa ilalim ng lupa ng tatlong araw at tatlong gabi. Sa ikatlong araw, pinatunayan ng Panginoon Diyos, nahayag, binuhay na manguli. Wala tayo magiging dahilan ngayon na hindi natin nadinig ito. Kaya ang sabi sa Roma chapter 8, verse 1, sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, lahat ng nakay Kristo, wala nang hatol. Bakit po wala nang hatol? Dahil sa narinig natin, paniniwalaan natin yung itinakda ng Panginoon Diyos na pinakilala sa maraming mga tao. Nang buhayin niya maguli ang ating isang Diyos na tunay na pinaniniwalaan na saksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli. Kung walang nangyaring hula, wala akong ipapangaral sa inyo. Wala tayong paniniwalaan. Wala tayong magiging katiyakan. Wala tayong magiging pag-asa. At hindi rin tayo maninili sa maraming lakad ng paniniwala nating lahat. Amen po ba? Eto, yung botismo na lumilini sa maraming lakad ng paniniwala natin dahil naalipin tayo ng maraming lakad ng paniniwala buhat sa pasimula. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung na-reform tayo? Naunawaan po ba natin kung paano tayo maniniwala? Naunawaan po ba natin kung paano tayo makapagsisi? Natatalikuran natin yung mga walang kabuluhan lakad ng paniniwala, yung kultura, tradisyon, na wala namang kabuluhan, yung bawal ng ganito, bawal yung ganon. Amen po ba? Amen. Huwag tayong mapagkatha. Makaabutan tayo ng ibinababang katwiran na itinalaga na, itinakda na, pinatunayan na ng Panginoon Diyos. Mismo ang Panginoon Diyos ang nagpatunay nito. Isipin nga po natin bilang tao na may limitasyon lang ang buhay natin dito sa mundo kung hindi natin paniniwalaan ito. Kaya ang sabi doon sa John 3, 16, 17, 18, lahat ng sumampalataya walang hatol. Lahat ng hindi sasampalataya at mananatiling tapat, hinatulan na. Amen po ba? Amen. Naunawa po ba nating maigi na yung walang hatol ay sumasampalataya sa tanda ng patutuon na ginawang halimbawa na ang larawan ng Diyos na dinalikita ang Panginoon Jesucristo na hayag ang larawan ng pagka-Diyos ng ating tunay na iisang Diyos ang Diyos Ama na hayag na Espiritu. Amen po ba? Amen. Nang buhay yung maguli sa ikatlong araw. That is the mystery of our faith. Hindi na mystery ito sa mga banal. Itinalaga na, official na sa langit. So, ba't nandito pa tayo sa mundo bilang nasa physical? Ito yung buong katungkulan natin ay pinapahayag natin sa social media upang walang maging dahilan yung makakarinig na hindi nila nadinig ito. Amen po ba? Amen. At ito rin mga naparito na ginamit sa pangangalakal ang banal na kasulatan para sumagana ang buhay, magpapasapit pa ang Panginoong Diyos ng paglipol. Amen po ba? Amen. Alalahanin natin, short lang yung pamumuhay natin sa mundo. At itong bubulitain natin, ito na yung everlasting na regalo natin na official sa langit. Kaya lahat ng mga nagtatago sa kadiliman, mahayag sa liwanag ng katotohanan na may tanda ng patotoo ang kaligtasan. Amen po ba? Amen. Nananahan sa puso natin ang ginawang halimbawa na pinapaalala sa atin na ginawa ng tagapagligtas natin. Tingnan mo, tingnan niyo po, unawain natin. Ang tagapagligtas natin na nagbigay ng Spirit of Remembrance na siya pa rin ang nagpapaalala ng lahat ng mga bagay na ginawa niya sa iyo at sa akin. Naunawaan po ba natin? Amen.
Kaya takasan na natin yung mga nabalito, mga nandandayan, ang pangangaral, ano po? Walang essence eh. Ito, ang liwanag ng essence. Napaka the greatest value of our faith. Kung saan siya naroon, naroon tayo. Babalik pa siya. May babalikan siyang mga banal na tao rito na ginaganap natin yung last will testament. Official na pinagandaan ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. Iisa ang Diyos na kinikilala natin. Recorded sa langit. Who is the foundation of our faith? Jesus Christ is the greatest foundation of our faith. Look up to Jesus. Sino ang gawa ng nagpasakdal ng paniniwala natin? Sino luminis na maruming lakad ng paniniwala natin na nabayros tayo buwan sa pasimula? Sino nag-reformat sa atin? Sino nag-reconnect sa ating lahat? Isa lang ang pangalan sa silong ng mga langit na maniniwala upang magkaroon tayo ng balid na kaligtasan at pag-asang lahat. Amen po ba? Amen. Kaya sa timbang spiritual, sa spiritual na competition, hindi ako sumusuntok sa hangin. Alam ko kung saan ako pupunta. Amen po ba? Dahil sabi ng tagapagligtas natin lahat, iisa lang ang direksyon natin lahat. Iisa lang ang itinayo niyang daan ng katotohanan sa pamamagitan ng Yesu Kristo na kung saan siya naroon, doon tayo lahat. You and me, that is the land of promise of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Jesus Christ is the greatest God Almighty in the heaven and the earth. Amen po ba? Amen. Kaya itong mga naparito, mga pastor, mananagot pa silang lahat sa muling pagparito dahil di babalikan na inihanda na walang dugis at kapintasan. Purely spiritually ang preparation ng buhay ng may tanda ng patutuo na naging ginawa tayong tanda rito sa lupa. Tayo tagapagmana ng last will testament ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Mga awardee sa langit. Sino nag-certify? Sino nagbigay ng authority sa atin? Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Di ho ba ang Panginoong Jesucristo lang nagpasakdal, nagpa-perfect ng lakad ng paniniwala natin na ang Panginoong Jesucristo ang isinugo na magiging tanda sa pagdiriwang natin ngayon na inaalala natin yung kamatayan niya on the cross at yung katwiran ginawa niyang halimbawa forever and ever na hanggang sa muli niyang pagparito. Daratnan tayo, nabubuhay tayo na may pananampalataya, na na-reform tayong lahat, na-transform tayo lahat spiritually. Amen po ba? Amen. Na-reconnect tayong lahat. Nagkaroon tayo ng deliverance lahat. Nagkaroon tayong lahat ng commitment. Nagkaroon tayo ng binig lahat. Na-revive tayong lahat. Na-restore tayong lahat. Kaya mabubuhay tayo ng may pananampalataya ngayon. Masdan natin si Jesus na gumawa at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Amen po ba? Amen. Kaya ang lahat ng kay Kristo wala ng hatol dahil gumaganap na ng tanda ng patotoo. Mga saksi na sa pagkabuhay na maguli, sino ho ang nagpatunay? Sapagkat siya'y nagtakda, siya'y nagtangi ng nalalabing panahon. That is the last day. Ano? Ito yung last days na sinasabi ho. Sino ang nagtakda? Ang Panginoon Diyos eh. Isipin natin mabuti, mulay-mulayin natin. Sino tayo bilang tao na mismong ang naglatag ng langit at lupa? Kumpleto yung hinahanap natin sa mundo. Yung ikabubuhay natin eh. Sino tayo ngayon bilang tao para hindi ito malima dito ngayon sa naririnig natin na pinapangaral na walang bayad ang kaligtasan natin bawat isa? Pinupuspos tayo ng pagkaunawa, ng kaalaman, ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pundasyon, ng paniniwala na mananatili magpakailan-kailan pa man ang tanda ng patotoo at katwiran ng ating tagapagligtas na iniukit sa puso, isinulat sa isip natin. Hindi nawawalay sa labi natin ang tanda ng patotoo na lagi natin ginugunita at inaalala tuwing nandiriwang tayo. Sino nagbigay ng pag-asa sa atin at katiyakan sa kaligtasan natin bawat isa? Isa lang ang pangalan
na paniniwalaan natin lahat, nasaksi tayo lahat sa pagkabuhay niya mabuti. Amen po ba? Amen. O ano ho ang ipinalit? Di ba katiyakan, pag-asa, kaalaman, paniniwala, karunungan, katalinuhan, katwiran, kumpletong baluti na kaligtasan nating lahat? Armor of God, Gospel of Christ, pure Gospel of Christ, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen po ba? Amen. Bulay-bulayin po natin. May limitasyon ng kaisipan ng tao. Ngunit sa pag-iisip ng Panginoong Jesucristo, naglinawa tayo ng halimbawa, may kaugnayan at relasyon tayong lahat. Amen po ba? Amen. Sa isip, sa salita at sa gawa, buhay na buhay ang pananampalataya nung napapakinggan natin, paniniwalaan natin, alive na alive! Amen po ba? Narinig niyo po ba ako? Amen. Alam niyo po ba kung bakit binabanggit ko, kung narinig niyo po ba ako, nauunawaan po ba natin? Mapakanig ang panahon ng kawakasan. Huwag kung kailan huli na, saka tayo tawag ng tawag sa Panginoong Jesucristo. Natitinig natin yung tinig niya. Panahon na para magpakumbaba tayo. Panahon na para magpakababa tayo ngayon. Amen po ba? Panahon na para tayo ma-renew. Panahon na para ma-revive tayo dahil sa muli niyang pagparito, maghihiganti siya sa mga hindi tumalima sa kanya. Amen po ba? Amen. At ipinagbukod niya pa ng nalalabing araw itong mga naparito na inilihim ang hula ng mga banal na propeta. Na ito yung karangalan ng Panginoon Diyos na iniintay niya sa labi ng mga mangangaral upang maparangalan ng Panginoon Diyos. Ito ngayon yung messenger na isinugo. Ito yung karangalan ng Diyos Ama sa langit. Amen po ba? Amen. Kaya patuloy tayong magbulay-bulay. Patuloy tayong mag-aral araw at gabi. Dito natin i-focus ng buong puso at pag-iisip at paniniwala yung pag-iisip natin. Amen po ba? Amen. Upang tayo madagdagan ang katiyakan at pag-asa sa muli niyang pagparito. Kagalakan, pananabik, hindi takot, hindi pangamba, hindi kalituhan, kundi kapanatagan at kapayapaan ang pag-iintay na pinagkaloob sa atin bilang tagapagmana ng kanyang pangako. Naunawaan po natin na ang Panginoon Diyos ang nagpatunay. Kaya marami pang magsasambulat ng mga relihiyon ngayon. Amen po ba? Amen. Kaya confident ako, sinabi na ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, narinig nyo. Kaya kalayaan natin ngayon ito. Nasa atin ang desisyon ngayon. At ako ay nagbabantay at naghihintay ng lahat ng katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Dahil kahalili ng kahihiyan ng mga slave na tinubos sa ilalim ng sumpa ng aral ng sanglibutan, walang hanggang narakanan. At ipakikilala ng Panginoong Jesucristo na tunay na mga lingkod ng Panginoong Jesucristo ang mga alipin at tinubos niya sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanglibutan. Amen po ba? Amen. Naunawa natin na may banal na mga tao na pinagiging ganap ng Panginoong Jesucristo. Kaya itong mga nangangaral hindi naniniwala Ang laging sinasabi doon sa mga nakikinig na dinaya nila, wala raw banal na iglesia. Amen po ba? Saka yung pumakay raw. Amen. May ginawa nga tayo na huling testamento bilang tagapagmana. Tapos sa paglilihim nila hindi. Kaya napakadakilang araw na itinaring ng Panginoong Jesucristo. Nanawaan po ba natin na ibinukod ang mga banal? Amen. Sa pagdiriwang ng malalaming araw? At pinatunayan ng Panginoon Diyos na itinakda niya na nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niya maguli sa mga patay. Naunawaan po natin. Amen. Nagtangi o nagbukod. O di lahat ng tatalima sa pagkabuhay na maguli. Lahat ng kay Kristo, wala nang hatol. Naunawaan po natin. Amen. Kaya manatili tayo sa mga bagay na di nakikita na paniwalaan natin. Huwag tayo manatili sa mga bagay na nakikita na pinakikinabangan natin dito na pansamantala na nasisira at nawawala sa kamay natin.
Amen po ba? Amen. Alam niyo ba, nananatili sa mga bagay na pagnanasa ng sanlibutan ay nakikipag-alit sa Panginoon Diyos? Yan nananatili sa mga bagay na di nakikita, nag-iintay, nakatumparang, magaganap at darating sa ating lahat. Do you believe that the Word of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection? People of Zion? Amen. Open the book of Hebrews chapter 11 verse 1. Ano po sinasabi doon? Ngayon, kumarinig natin, sampalataya na natin ang katunayan ng mga bagay na di nakikita na mangyayari at darating sa ating lahat ngayon. Amen po ba? Amen. Naniniwala po tayo ron. Amen. Ang katunayan ngayon nung narinig natin ang mga bagay na darating na mangyayari sa ating lahat, may hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Napakatibay at napakatatag na paniniwala na magaganap sa ating lahat ngayon. Nakatawa natin na ang istan ng iglesia ng bundok ng Zion ay may hula na nagpapatibay sa ating lahat. Mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Natyak po ba natin kaligtasan na meron tayong pinaniniwalaang tanda na ibinigay sa atin at iginawa pa tayo ng halimbawa na mismo ang Panginoon Diyos ang nagpatunay at nagtakda ng isang araw na ipaghuhukom niya sa salibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinadaga. Pinatunayan ng Panginoon Diyos. Oh. Kaya nga damahin natin sa puso't isip natin bilang tao na kung naririnig natin, pinagiging ganap na tayo, pinagiging banal na tayo, at binibigyan na tayo ng assurance at katiyakan sa muli niyang pagpalito na panatag at payapa tayo. Hindi natin mararamdaman yung takot, yung hilahin, yung kabagabagan, yung palituhan. Hindi po. Alay na alay yung pag-asa ng pinagkakaloob sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Kaya ano po ang kabilin-bilinan sa ating lahat? Maraming gagamit ng pangalan ng Panginoong Jesucristo at hindi na bago. Ibinilin na rin sa mga magulang nating apostol ng Moderia na mag-ingat sila sapagkat maraming gagamit ng pangalan ng Panginoong Jesucristo upang iligaw ang marami. Ngayon, kung nadinig na natin itong katumparan ng hula ng mga banal na propeta na everlasting yung katwiran na saksi tayong lahat sa pagkamuhay na maguli, beshape tayong lahat, na-reform tayong lahat, na-revive tayong lahat, na-reforma tayong lahat. Tatakasan natin yung walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng madilim na, na sanlibutan. Nasa gitna tayo ng lakad na masama sa sanlibutan. Sino lang ang nagbukod at nag-separate natin para tayo itangay na namubuhay tayo ng may pananampalataya na tayo ay pinagtangi ng nalalabing araw ngayon na pinagiging ganap tayo sa paniniwala. Di ba ang Panginoong Jesucristo ang nagtangi sa ating lahat ngayon na official tayo sa langit na isa naman Diyos natin pinaniniwalaan na saksi tayong lahat sa pagkabuhay niya maguli. One true God. Amen po ba? Amen. Maghahari siya sa puso't isip natin bawat isa. Naunawa po natin. Kaya maraming nakanaglilibot, nakangaral, maging yung mga nakangaral sa social media, evaluate na natin ngayon yan. At evaluate nyo rin ang bundok ng Zion. Hayag ito sa social media, breakthrough. Evaluate nyo po ang iglesia ng bundok ng Zion kung sino magpapatunay. At narinig natin yung pagkakakilala ng stand ng paniniwala ng iglesia ng bundok ng Zion na official na nakatala sa langit na one true God ang paniniwala. Amen po ba? Amen. Sino ang magpapatunay na ang iglesia ng bundok ng Zion ang sambahayan ng Panginoon Jesucristo na tayo ang itinayo niya na sambahayan na hinahanap yung tatalima? Na ang ulo ng sambahayan ng Panginoon Jesucristo yung ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Na ang tinutukoy na sambahayan dito ay ikaw at ako, yung tatalima at maniniwala sa pagkabuhay ng maguli. Ikaw ang ipinagtayo ng pinagsasaligan. Ikaw ang ipinagtayo ng Bailos. Amen po ba? Amen. Wala nang makapagtatayo ng sino man, kundi ang Panginoon Jesucristo buhat pa ng langin na sanlibutan naroon na noong una. Amen. Kaya sino magtatayo ng reliyon? Kundi ang Panginoon Jesucristo ang nagtayo ng iglesia sa ibabaw ng bato na ang kausap niya si Pedro. Napakita sa kanilang lahat na binati silang
kapayapaan ay sa inyong lahat. Huwag mahintakutan ang inyong kalooban. Ako nga rin dito. Walang laman, walang makabuto. Amen po ba? Amen. Kaya ang pagbati namin sa lahat ng mga nakakarinig at magyusuri eh. Kapayapaan ang sumating lahat bilang saksi tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Kaya kapiling-pili lang sa atin eh. Yung mga nakakaroon eh, suriin natin eh. Amen po ba? Ibaluin natin para matiyak natin yung paniniwala natin at nagninitawa na mga kasuklam-suklam ngayon at mga sinungaling. Iniahayag na ng Panginoong Jesucristo na hayag na katarungan ng hukom na mga hukom na tumatahan sa puso't-isip natin bawat isa. Naunawa natin kung alin ang ginawa ng besen, yung puso't-isip natin. Hindi nawawala sa lagi natin yung katwiran ng tanda ng patotoo na ginawa niya. Halimbawa na paniniwalaan natin sa angkan at lahi natin. Ilan man ang tawagin niya sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Covered tayo sa salvation. Naunawaan niyo po ba? Naunawaan po ba natin? Amen. Napapakinggan po ba natin? Ang kabilin-bilinan. Lahat ng mga tatawagin ng kahabagan ng Panginoon at kaawaan eh, ipinahid na sa atin yung katwiran ng kabanalan eh. Iniukit na sa puso natin yung tanda ng patotoo eh. Silyado na tayong lahat, kaya official sa langit eh. Ang Panginoon Diyos din na magpapatunay sa banal na kasulatan. Genesis up to Revelation. Be confident. No fear. Ganyan ka boldest ang messenger ng bundok ng Zion. Sa pakikibaka. Amen po ba? Amen. Talagang napakapayapa. Hindi tayo mapag-iisipan ng negatibo rito dahil wala pong bayan dito. Amen po ba? Titingin ako sa inyo ng mukhaan. At wala din naman tayo magiging dahilan na hindi natin narinig ang katotohanan ng ipinangaral sa social media. Amen po ba? Amen. Nakoy, nagagalak bilang isang hamak at dukha at mahina na katulad niyang tao. Ito ang buong katungkulan natin bilang tao, kaya hindi tayo na mahalaga bilang tao sa anin mang may buhay, sa ilanin ng silong ng mga langit. Dahil tayo ang kaaliwan ng Panginoong Jesucristo. Kung paano niluluwalhatiin natin siya, tayo naman ay luluwalhatiin din niya. Kung paano nagpapakababa tayo, siya rin ang mag-leap up sa atin sa madilim na dako ng sanglibutan. Ipakikilala niya tayo sa mga lakad na masama na ayaw sa pampalataya. Amen po ba? Amen. Kapatid at kaibigan, niniwala ka? Na sino ba natatalikod sa masamang lakad at paniniwala, i-leap up tayo ng Panginoong Jesucristo at ipakikilala tayo all over the earth, in the 7 continent, worldwide. Sinabi niya yan. Pakikilala ko kayo na tunay na aking mga lingkod, sabi ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya kabiling-bilinan sa atin, kapag hindi dala-dala yung hula ng messenger na nangangaral, talikuran na natin. Dahil kukunin din ng Panginoon Jesucristo yung mga tupa na dinaya ng mga nagkailanang tanda ng patotoo. Yung mga naglihim ng hula, kukunin din ng Panginoon Jesucristo yung mga dinaya ng mga masamang mga ngaral. Amen po ba? Amen. So naunawaan po ba natin na maging prangka tayo ngayon? Alam niyo, natatakot. Bakit nakakaramdam tayo ng takot? Lahat ang natatakot, wala kay Kristo. Lahat ang nakay Kristo, walang hatol. Amen po ba? Amen. Kaya ako'y nagagalak bilang taong katulad nyo sa isang hamak at dukha na kalagayan at mahina at magmang. Saan ako mahayag ang kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo? Bakit hinubad niya ang pagiging Diyos niya? At hindi niya inaring kapantayan ang Panginoong Diyos. Upang bigyan tayo ng karangalan, bigyan niyo mahihila ng karangalan, sumayo at sumaakin ang kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo na saksing tapat sa pagkabuhay ng maguli. Amen. Naunawaan po ba natin kung paano natin tanggapin ang kapangyarihan ng Ebanghelyo? Nagpaumbaba ang Panginoong Jesucristo
sa lahat ng mga tao sa silong ng mga langit. Bakamat si Diyos, hindi niya inaring maging kapantay ang Diyos, kundi nagpaumbaba siya upang bigyan tayo ng karangalan at kapangyarihan sa pagtalima natin. Amen po ba? Nakilala niyo, pinanggagalingan ang kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo na isang hamak at mangmang, mahina, salat, walang posisyon, kundi sino ang nag-re-lip up sa nagpapakumbaba at nagpapakababa. Naunawaan po natin ang Panginoong Jesucristo ang mag-re-lip up sa nagpapakumbaba at tumatalima sa pagkabuhay ng mag-uli. Naunawaan natin yung kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo na sa atin ngayon, na pagkabat si Diyos, hindi niya inaring kapantay ang pagiging Diyos, kundi nagpakumbaba siya sa gitna ng mga tao at pinaglingkuran niya ang mga tao para tanggapin natin ang kapangyarihan ng Ebanghelyo at siyang kalunungan at kapangyarihan ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesu Kristo na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Tanggapin natin yung regalo, yung salita na sumasa atin ng tagapagligtas. Amen po ba? Kaya ang kabiling-bilinan, suriin natin yung mga nangangaral, evaluate natin. Dahil ang sinugong mensahero, hinahanap ng kanyang labi yung hula at nag-iingat sa kaalaman. At sinasamahan ng Panginoon ng mga hukbo, yung sinugo ng Panginoon ng mga hukbo, iniyahayag yung katotohanan ng mensahero ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Nasaksin tapat sa pagkabuhay na mag-uli. Nakakilala nyo sa isip, sa salita at sa gawa na may relasyon. Relevant tayo sa ating mga magulang na apostol ng Kordero. Nasaksi sila lahat sa pagkabuhay na mag-uli. Recorded na sa langit. Official! Amen po ba? Hanapin nyo yung mga reliyon. Kung paano nila pinatutunayan, official yung reliyon nila ngayon. Eto, maliwanag sa sikat ng araw. Ang Diyos ng langit at lupa, naririnig niyo tinig sa pangalan ni Jesucristo, pinatutunayan sa hula ng mga banal na propeta na opisyal ang bundok ng Zion. One true God ang paniniwala, saksin tapat sa pagkabuhay na mag-uli. Amen po ba? Amen. Registered in heaven! At ang Panginoon ay lilika sa langit ng buong tahanan ng banal na bundok ng Zion. Kaya lahat ng nadadaan sa lupain, makinig na. Unawain na natin mabuti. Ngayon, in Joel chapter 3, verse 16 and 17, saan aalingaw-ngaw ang mabuting balita na kaligtasan sa banal na bundok ng Zion. Ano sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Joel? Sa gayon, inyong malalaman na ako na inyong Diyos ang tumatahan sa aking banal na bundok ng Zion. Sa ano tumatahan? Hindi sa building, sa puso't isipan ng nakakarinig, sa puso't isipan ng a-accept, sa puso't isipan ng mga tatalima sa pagkabuhay ng mag-uli. Sa atin ang Kristo, malanaan sa puso't isip natin, hindi mawawalay sa langit natin, sa ang kanatlahi natin. Amen po ba? Amen. Gano'ng kadakila ang ibinigay sa ating pag-ibig na walang hanggan. Kinakansel yung takot, yung kalituhan natin, yung pangamba natin. Patuloy niya tayong sinasamahan na magtagumpay tayo sa malilim na dako ng sanlibutan at magningning tayo sa kaluwartian ng kanyang katuwiran at kabanalan. Amen po ba? Na-receive natin yung commitment? Na-receive natin yung karunungan, yung katalinuhan, yung pagkaunawa, yung kabanalan, yung katuwiran ng salita ng Panginoon Diyos na ang bundok ng Zion ay may pinagsasaligan hula ng mga banal na propeta at may pinagsasaligan ng patotoo ng mga banal na gusto ng Kordero. Naunawaan natin yung paniniwalang may gawa na hayag sa social media. Walang takot na nagsasalita ng salita ng katotohanan, naninindigan sa prinsipyo ng hula ng mga banal na propeta na nagpapatibay sa kanino ang makakarinig at sasampalataya. May hula na nagpapatibay sa bawat iglesia na tutubusin sa ilalim ng maruming lahat ng sanlibutan. At ngayon, tayong lahat ay pawang bago na. Bagong nila na ang kanatlahi na ng tagapagligtas.
na tayong lahat ay nakaupo sa dulap ng kordero. Amen po ba? Amen. Inuupuan natin ngayon ang Ebanghelyo at nag-iintay tayo ng katuparan ng lahat ng hula ng mga banal na propeta at binigyan tayo ng walang hanggang pag-asa at sinelyohan ang puso at isipan natin. Pinalitan na ng kagalakan at pag-asa. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin. Yung may mga pahid ng banal sa puso at isipan, may pahid ng patotoo, may nakaukit na binhi ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli, na hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng tanda ng patotoo, everlasting, forever and ever, yung katwiran, mawawala ang langit at lupa, ngunit gatundo o kudlit na kanyang katwiray, mananatili magpakailan kailan pa man. Pwede mananatili pala sa puso at isipan natin yung paniniwala. Amen po ba? Amen. Na sa pagpalito niya, yung mga taong pinagiging ganap at banal niya, ang kanatlahi niya yan, itinalaga niya ng una, kaya official sa langit. Amen po ba? Amen. Yan yung binuhay sa ikatlong araw, binuhay ang unawa. Amen po ba? Unawa ang ginigising sa atin ngayon. Naunawaan po ba natin na malinaw, na gaya ng sikat ng araw sa katanghaliang tapat, ang paghahayag ng salita ng katotohanan, kilala ng Panginoon Diyos yung may mga tatak ng patotoo na naghahayag ng patotoo sa social media. Amen po ba? Amen. Kaya si Timothy ay harap ng matibay at matatag sa Panginoon Diyos. Sino po ang sumuri kay Apostol Pablo? Sabi ni Apostol Pablo, ang Panginoon Jesucristo rin. Amen po ba? Amen. Nakagagalak na talagang sumaanti ng kaluwalhatian ng kabanalan ng Panginoon Jesucristo. Bigyan tayo ng katiyakan sa pag-iintay natin na namumuhay tayo ng may paniniwala. Amen po ba? Amen. Alam niyo ba yung mga nananangan sa mga bagay na nakikita? Maglulus yung pag-asin. Inalis na ng Panginoon yung kahangalan ng tao. Kaya ang iniisip natin, hindi sa larawan, hindi sa pila, iniukit ang larawan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kundi ang Diyos ay Espiritu, kaya saksi tayo sa pagkabuhay na magulong ng ating tagapagligtas. Itinalaga na! Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaki, kanyang itinalaga. Tingnan nyo, dito ahatulan ang buong sanlibutan ang maraming mga bansa. Kaya wala tayo magiging dahilan na hindi natin narinig ito. Itinalaga na po ito. Nilagda na. Ipinangako na. Yung narinig natin ay pinapangaral sa social media. Amen po ba? Amen. Kaya kapiling-bilinan sa atin, mag-ingat tayo sa sanlibutan, magsuri tayo, magbulay-bulay tayo araw at gabi upang matiyak natin yung pag-asa at kaligtasan natin bawat isa. Kaya bilang katulad yung tao, buong pamilya natin ang isasama natin sa kaligtasan dito. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ni Apostol Pedro, tayo ang bayan na sariling pag-aari na hinirang niya na binabalik natin yung kapurihan sa madilim na dako ng sanlibutan upang matapos na ang lakad ng masama at magdingning na ang katwiran at kadakilaan ng Panginoon Jesucristo sa bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Kaya binibigyan tayo ng katiyakan sa pagdiriwang natin na pinagtangi at pinagbukod tayo na nalalabing panahon. Last days yun. Passover feast. Lalagpas sa atin ang manlilipol. Amen po ba? Amen. Alam nyo, makakaramdam ngayon ng takot yung mga hindi, yung walang relasyon eh. Ina-expose na ng Panginoon yung mga nagtatago sa dilim. Amen po ba? Nakakayag na ngayon yung mga silunganin na mga naglihim ng hula. O hayag na ngayon sa bundok ng sayo ng tanda ng patotoo. Ipaghuhukom na, itinalaga na sa pamamagitan ng lalaki si Jesucristo na hatulan at uhukuman ng sanlibutan sa katwiran ng pagkabuhay na mabuli. Amen po ba? Pinakilala sa maraming mga tao sa mundo, sa maraming mga bansa. Ito, nadidinig natin ngayon, no? Hayag na hayag sa social media. Kaya lahat ng tatalima ang piniling bayan niya na sariling pag-aari na mga saserdote.
na inihayag natin yung karangalan sa matiging tanawang ng sanlibutan upang magliwanag na yung kadakilaan at katuwiran ng patotoon ng tagapagligtas natin sa matiging tanawang ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Na ang Panginoon Yesu Kristo ay maghahari ng 1,000 taon sa puso't isipan natin. Amen po ba? Amen. Malamang tagal lang si Satanas eh, pinailanin sa lakad ng mga banal at iginawa tayo na napakadakilang halimbawa na tutuparin natin at tayo ang tagapagmana ng Last Will Testament ng Panginoon Yesu Kristo. Tayo ang mga awardee na official na pinaghanda ng tahanan sa langit na tumanggap tayo ng certification at authorization na ang Panginoon Yesu Kristo ang nakipagtipan sa iyo at sa akin ngayon. Amen po ba? Amen. O siya nagbigay ng pangako bilang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Na ang banal na kasulatan at ang huling testamento na bilang tagapagmana saan inilagay? Sa banal na mundong ng sayon, inilagay ang banal na kasulatan na ipapahayag ang mabuting balita na sumampalataya ay hindi mapapahiya. Ano po ang sinabi doon sa Revelation chapter 22 verse 7? Kaya ang sinabi doon, mapalad ang nakakarinig at sasampalataya sa aklat ng hula na ito. Dahil ang katuparan ng aklat ng hula na ito ay yung ating tunay at isang Diyos na si Kristo Jesus. Nasaksi tayong tapat sa pagkabuhay na mabuli. Ano po ang sabi doon sa mga nag-iintay at gumaganap na inasembli ng Panginoon Yesu Kristo na bukas sa pagkapanganay, nakatala sa langit ang pagiging iglesia natin na tayo ang bukas sa pagkapanganay. Amen po ba? Amen. Ang sabi niya sa iyo at sa akin, sa mga tapat na mananatili sa pakikipagtipan at pakikipagsanggunian sa Panginoon Yesu Kristo, ako'y madaling paparito. Kaya muli, binabati po namin kayo ng God with us, ang pag-ibig ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Yesu Kristo na saksing dapat sa pagkabuhay na maguli ay maghari sa atin at dumating ang pagkaunawa sa atin upang matiyak natin at nasigurado natin na ikabuhay natin ito at sa muli niyang pagparitin datang tayong namubuhay tayo ng may pananampalataya. Amen po ba? Amen. To God be the glory, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, God bless people of Zion. Amen. Amen and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus in the resurrection. God bless people of Zion. Hallelujah. Tunay na nakagagalak na mga kapatid at mga kaibigan sapagkat ang ating napakinggan ay isang napakadakilang bagay na naghahatid sa atin sa katiyakan ng ating pananampalataya, ng ating pag-asa. Na tunay na tayo nga bilang bayan, isang bayang malaya na walang hatol sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay suma sa ating puso at suma sa ating mga isipan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Isang napakadakilang bagay na patuloy nating ipagpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Oh thank you God, oh thank you Lord. Magdarap tayo magsiawit mga kapatid. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to God Almighty. Your loving kindness is forever is your patuloy
ng Diyos. Dakilang Diyos, Ama, ang hari ng pag-ibig, ang hari ng kaawaan, nagagala kami na patuloy na itaas sa iyo ang aming pagpasalamat, ang aming paglulahati, ang aming dakilang pagsamba, sapagkat tunay nga sa pagkaalam namin ng katotohanan na ang aming pagkamamamayan ay tunay na malaya, sapagkat lahat ng mga bagay sa sangkalangitan ay iginawad mo sa amin upang tuparin namin dito sa sangkalubahan. Amen. Salamat Panginoon, nagagala kami bilang iyong mga banal na tinawag sa lahat ng panig ng mundo upang sama-sama namin itaas ang nakalulugod na kaarawan mo upang ang iyong kahatulan, upang ang iyong katwiran, ang iyong kagandahang loob at banayad na kaawaan ay dumating sa puso't isipan ng sino mang tao na hihirangin mong maging bahagi ng iyong banal na bundok ng Zion. Amen. Salamat Panginoon sa lahat ng mga bagay na ito sa karunungan, kaalaman at pagkaunawa, isang dalisay na pananampalataya at pag-asa, itinataas namin sa iyo ang aming pagpupuri at pagpasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming dumi na Diyos at Panginoon na manlubos, ikagalak natin mga kapatid na sabihin, Amen! 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 Amen.